Ayan, so welcome back po no, dito sa De Enrica YouTube channel. At tulad po ng ating ipinangako, tayo po yung nagbabalik ano po, para po sa update ng ating pong katatapos lamang na laban no, between Gilas Pilipinas at ng Jordan. Yun nga lang po, hindi po magandang ating pag-uusapan dahil natalo po tayo ano po. Pero okay lang po yun, ano po, may chance pa naman po. At bago po yan, well, I would like to thank you guys no, sa mga nanood, sa mga nag-subscribe po no, sa ating unang pagtatanggal or unang pag-include po no, ng sports dito po sa ating channel. At dahil po sa inyo pong response no, nadagdagan po ang ating subscribers, and at the same time yung mga nanood po eh something to tell me no, to continue no, ito pong mga ganitong content. At yan po ang ating gagawin ano po. At ito na nga po yun. At yun lamang po, at maraming salamat po no, sa mga bago natin subscribers at sa mga viewers na rin po. Salamat po sa inyo. Okay, ngayon po, ang mabilisan lamang po ito no, ating update. Score po kanina no, is 87-62. So natambakan po tayo ng 25 points ng Jordan. Ano po? Bagay po na hindi naman natin inaasahan no. Bagay na mas dinanasa po natin no, na tayo ang manalo, pero may natatalo po talaga at nagkataon na tayo yun, no? Well, 3 points lang po no, ang ating gustong pag-usapan dito. Mga napansin po natin, ano po? Number 1 po dyan is, ano po, dalawa po ang sentro nating nilaro, no? Kumbaga, nagsabay po si Ansh Kwame at ito pong si Junmar Pajardo. Maganda po yun. Para po, ano, no? Madominate natin ang paint, no? For both defense and offensive end. At alam ko naman po na gusto ni Coach Tim Cohn na ilaro natin ang or i-execute natin ang triangle sa loob. Yun nga lang po, hindi po naging effective no. Kumbaga, bumagal po yung face natin ano po. At opposite naman po nangyari sa kabila dahil ano po sila, mabilis po ang kanilang pacing kung saan sila po yung nakatira ng 3 point shots para po makahabol at makalamang na no. At hanggat sa yun nga po sa halftime eh tayo po ay nalalamangan na no. Bagamat hinabol po natin ano po, pero wala eh. Naka-recover po sila sa ginawa po nating run no. Number 2 po is napansin ko po, hindi lamang po ako pati yung commentators na para pong ano naging malamya no yung ating sa pakiwari ko po napansin din nila no, na para pong malamya. Kasi nga po, instead na ano, sa panahon po na hindi na po nagiging effective yung play, halimbawa, meron pong kakat, meron pong magre-receive sa labas, no? Para po nangyari parang nag-aantayan na lang po sila, no? So, yun po ang bagay na na hindi po natin napansin gaano sa Jordan, kasi nga po very active no, yung mga players nila. Talaga pong nagro-rotate po talaga. Sa atin parang hindi eh. Parang nag-stick na lang po sila sa mga positions nila, no? So, yun po ang ating napansin, ano? Kasi po, pagka continuously po yung movement natin, marami po ang chance, ano? Kaya nga po, nabanggit nila na kailangan natin ng energy, no? Parang ganun. Kasi nga, parang naging stagnant po yung mga players natin, no? At sa pangatlo naman po, no? Dapat po wala tayong hesitation. Matagal na po nating sinasabi na pagka pasa sa'yo at libre ka, itira mo na. Kaso po, ang nangyari, ipapasa mo pa. That will result into a shot clock violation. At kung ititira mo na lang, ipapasa mo pa, hindi naman ready ang receiver, turnover naman din. So, yan po ang mga naging istorya, na parang nag-hesitate pa po tayo. Dapat sa status po natin, dapat confident po tayo. Tira po dapat tayo ng tira kahit nagmimintis tayo, no? Kasi, dun po tayo makakapag-build ng momentum, no? Dun po tayo iinit, no? Dun natin ma-adjust, no? Yung tira natin. Pero kung tayo po ipatuloy na nag-hesitant, yan po ang magiging problema natin. At nakita naman po natin, yung kalaban, kahit anong posisyon, basta hawak na lang bola at libre, bato ng bato. Kaya high chance po ang kanilang field goal, ano po. At ang huli po, no, is yun nga po, yung sinasabi ko po nun, na si Hollis Jefferson po, is he knows how to play talaga, no, as a leader. Pero yun nyo po,
talagang hinahanap niya yung mga ano, yung mga teammates niya no na open. Talagang siya po ang nagke-create, kumbaga siya ang point guard no. Na talaga nagse-set up sa kanya mga teammates, at sa panahon na wala nang mangyayari sa play nila at kailangan ng umiscore, siya din po ang nagte-take charge, at yan po ang naging istorya ano po. Kaya po sa matchup na yan, nanalo po no. Ito pong Jordan at ito pong si Hollis Jefferson. Ayan. At dadagdag ko na rin po no, yun, isa po sa ating din napansin na nung tayo po ay nalamangan na eh, para pong ano na, parang masyado na po tayong na-frustrate. Kaya lalo na tayong natambakan. Tsaka napansin niyo po yung ilalim. Paulit-ulit po na open ano. Hindi po napapansin ng ating defenders. Doon po sila nakakuha ng maraming puntos sa second half actually no, sa ano ko po napansin ko no, open ng open yung lugar na yun. Kumbaga doon sila lagi nag-operate yung sa ilalim po ng basket no. So yun po no, wala naman po tayong sisihan dito, or wala naman po tayong ano no, tawag dito, wala nang excuses ano po. Kumbaga napag-uusapan lang po no yung mga napansin natin no. At wala naman pong masama doon. At of course move on na po tayo no, at gawin na lang natin. Ayoko pong sabihin na ano na learning no. Kasi po nasa execution na tayo, nasa official game na po tayo no. There's no such thing as learnings into this ano po. Kumbaga i-adjust na lang po natin ano po kung ano pa po mga dapat nating gawin ano po. Yun na lamang po, at di pa naman po tayo nawawalan ng chance for the medal ano po. Yun nga lang, hindi tayo automatic na pasok na no. Hindi katulad ng Jordan. Pero okay lang man po yan, no? Huwag tayo ma-discourage. Tuloy pa rin po ang laban, no? At yun po ang ating gagawin, ano po? At hanggang dito na lamang po ang ating content, ang ating napag-usapan ngayon. At tayo po magbabalik, ano po? Upang pag-usapan yung kanilang susunod na makakalaban. Ayan. So, yun lamang po. At muli, ako po yung magpapasalamat sa inyo. At magkita-kita tayo sa mga susunod na video content. Kagaya po nilo, sports sa Day Enrica YouTube channel.